Mainit na pinag-uusapan ngayon ang plano ng Star Cinema na magkaroon ng reunion movie ang tambalang Catherine Bernardo at Alden Richard. Matatanda ang unang nagtambal sina Catherine at Alden noong taong 2019 sa pelikulang Hello, Love, Goodbye sa Star Cinema at naging blockbuster ito na umabot sa halos 1 billion pesos ang kinita nationwide. Ayon pa sa balita, balak ding isali sa 50th Metro Manila Film Festival ang reunion film ng Kath din kaya planong maumpisahan ang project sa August 2024. Same cast at same director ang ilalagay, si Cathy Garcia Molina. Sinigurado din ni Alden na masusundan ang movie nila ni Catherine dahil sa clamor ng mga fans. Kung sa Hong Kong kinunan ang Hello, Love, Goodbye, ang sequel naman ng kanilang movie ay isushoot sa Canada. Matatanda ang sa huling eksena ng Hello, Love, Goodbye, ipinakita si Joy, ang karakter na ginampanan ni Catherine, na nasa airport dahil pupunta siya sa Canada para tuparin ang pangarap niyang magamit ang kanyang pinag-aralan bilang nurse. Kaya naman is segue ito sa kanilang sequel film kaya ang shooting sa Canada ng Kath din ang nagbigay ng ideya sa kanilang mga tagahanga na sequel ng blockbuster movie ang sunod nilang proyekto, at sa Canada na ang kanilang location. Samantala, nauna nang naiulat na pinigilan umano ni Daniel Padilla ang kasintahan niya noon na si Catherine Bernardo na gawin ang sequel ng Hello Love Goodbye with Alden Richards. Kesyo insecurity at selos daw ang umiral kay Daniel. Lalo pa nga raw itong napatunayan nang bumisita si Daniel sa shooting ng HLG sa Hong Kong on the pretext na dadalawin lang nito ang kanyang mga kaibigan sa production. Kung ganoon ay bakit may lumabas na dinedma lang ni Daniel si Alden? Ang latest na balita ay hindi raw kinayang tingnan ni Daniel ang sweetness ni na Catherine at Alden whose pictures are all over social media. Pero may mas matinding update sa side ni Catherine. Kung inaakala raw ng mga netizens ay mas controlling si Daniel noon kay Catherine, they'll be in for a big surprise. Sabi ng mga tagapagtanggol ng aktor, pati si Catherine din naman daw noon ay kontrabida sa mga film projects ni Daniel. Pinigilan daw noon ni Catherine ang pelikulang dapat sanay pagsasamahan ni na Daniel at Sarah Geronimo. Totoo kaya ba na pumalag din si Catherine sa dapat sana ay movie project ni Daniel kasama si Liza Soberano at Pia Wurtzbach? Kung totoo man ang balita o hindi, malinaw na ang mga naglalabasan ngayon tungkol sa noon na paghihigpit ni na Catherine at Daniel sa isa't isa ay hindi nakakatulong sa kanilang respective careers. Ang lagay ba naman ay mas nasusunod ang kasintahan over the film company bosses na nagpapasweldo lang sa kanila. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!